Hey, hi, hello students, and welcome back. So, napag-usapan natin kanina is yung purpose. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung importance of police report. So, here, first number, planning, directing, and organizing unit's duty. To make it short, it is the police management. Kailangan nilang ma-manage. May kita kasi dito sa reports, mga internal reports, admin reports, kung sino ba yung nag-e-excel, nagsasucess, sino may backlogs. Diba? Doon nakikita rin if may mga pagkukulang, problems na nakikita. Dito, pag may nakita ng problems, they could give cure. Makakapagbigay na rin sila ng solution doon sa problema nila. So, these reports nga could, to make it short, finds problems and giving a recommendation as a cure. Pangalawa, legal documents in prosecution of criminals. Legal documents in a sense na a crime has been committed, magkakaroon ng complaint. Or two, is actually occurring, nahuli, and an information na ngayon is going to be found. So may nakuha ka naman ng mga statement eh. May mga nakuha ka ng mga, sabihin natin, kwento from the victim itself. Ngayon, yung mga kwento na yon, it could now be then used for legal documents as basis by the court kung ano bang nangyari to give fair and judgment after the trial. Okay? Pangatlo, utilization by other agency. Sir, bakit may utilization by other agencies pa? Police report din pala yun. Yes po, it's also a police report. Police report in a sense na hihingi sila. Inter-agency communication. Kuwari si unit na ganito is kulang sa personnel, sabihin natin sa mga provincial, hihingi siya dito sa gantong unit ng additional personnel. Sabihin natin may mga festival, kailangan nila ng interagency na support or aid. So ngayon, magpapadala ngayon si unit A kay unit B ng interagency na mga correspondence or police reports. Next, let's focus dito sa tri-media public information purposes. Criminal cases na naku-close or decided kasi is pwede rin kunin ng mga reporters natin sa mga community precincts for their reference to inform the public as well, lalo na pag mga sensual na topics. Yan, nalalagay din siya sa police report. This tri-media ngayon is mailalabas with television, radio, sa mga radyo, and lastly is the print or yung mga newspaper. Pero we do have a bigger problem na ngayon, and tago na lang natin siya sa pangalan na social media, in which yung public information ngayon as we experience is maybe kapos pa, di ba? Hilaw pa yung information na ipinakita, sabi natin, from a criminal case. Next, opinionated na. Well, kind of biased, sabihin natin. And misinforming fake news and whatsoever. So, yung mga na-decision ng mga criminal case is now then, or police reports are now then gathered, diba, to inform the public as well. Next is utilization for research purposes. So, ganun din. Katulad sa purpose, case A is now decided or na-close na. It could be used as a reference for case B. Kung anong process ang ginamit sa case A in solving the issue. Gawin natin mas madali. Kunwari, yung technical report writing 1 and presentation is here. Ito na. So, ano nga ba ang pwede natin gawing reference dito? So, pwede naman tayong kumuha ng ideas or reference from books, from journalism, kasi pasok din naman yung writing as well. Diba? Pwede rin tayong kumuha ng technical report writing from old textbooks. Yan. Ganun din po yun, mga lumang reports, yan, na could be useful in their current works. And lastly, number 6, the police report improves the personality of the writer. Kasi kayo magiging law enforcer, or as well, alam ko, may magiging criminal investigator dyan.
The feeling that you have solved the case improves your personality as a writer. Nailalagay mo yung thoughts, yung knowledge mo into a piece of paper. Diba? Yung profession mo na ilalagay mo sa paper. And as well, yung sarap sa loob na nakakatulong ka sa iba. So, yun din, the importance of police report, it truly improves the personality ng writer. Let's focus ngayon dito sa criteria in report writing. So, clarity, accuracy, brevity, specificity, completeness, timeliness, security, and impartiality. O, diba? Galing magbasa ni Zach. Okay na yun. Debiro lang. Explain pa rin natin to kasi ito yung kumbaga grade eh, ng isang report writing. Clarity. You could say that the report has clarity if it is straight to the point. Yan. Clarity na yan. Diba? It is clear. Hindi mo na siya yung pasikot-sikot pa. Diba? Di katulad nung mga kachat nyo ngayon na pasikot-sikot pa, eh wala naman palang label. Diba? O. Huwag ka na masaktan. Okay lang yan. Next, accuracy. Your report is accurate if it is precise in nature. Anong precise, sir, in nature? If your case is about murder, pag-usapan lang natin ang murder. If may maidadagdag ka pa, if you found out, have a transition, diba? Lagyan mo siya in a new paragraph stating a new topic. Let the reader know that you are now changing a topic from one to another. Next, let's talk about brevity. Brevity works well with clarity. When we say brevity, we could now put the words brief. Brief ha, hindi yung underwear. Brief as in maikli. And concise, which pinapatamaan din yung clarity. Masasabi mo siya na brevity kung ginagamit mo mga common words lang. Help the readers to understand. Your writing is for your readers. Diba? Hindi yan para sa'yo. It is for others. Okay? Specificity. Your report has a criteria na maganda ang specificity if it is, sabihin natin, is detailed. Detailed description ng isang kaso. Sabihin na natin, traffic accident. Diba? Hindi mo naman pwedeng ilagay na car A bumped on a tree. Tapos, causing the death of blah, 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 blah. Let's be specific. Pwede mo naman ilagay yung car with a plate number ABC123. Yan. Descriptive in nature, detailed in nature. Patatamaan mo na ngayon ng specificity. Next, ito na yung pinaka-bola natin, yung completeness. Yung paulit, ulit, 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 at ulit na 5 W's and 1 H. Na dapat nyo nang itatak kasi isa rin to sa mga puso ng criminal investigation. Kung gusto nyo maging investigador pagdating ng araw o kaya magpiling investigador, lalo mga babae, sa paghuhuli ng mga binila ay mga boyfriend or girlfriend, sabihin natin. Completeness, patamaan mo yung who, when, where, why, what, and how. If such these things are answered, your report now has completeness. As easy as that. Okay? Nakilala mo, ano nangyari, saan, bakit, paano. That's completeness. Next, timeliness. Pag-usapan naman natin dito, bakit nga ba may timeliness pa? Kasi ang reports po should have be submitted on time. Hindi naman siya yung take your time eh. Hindi naman siya sabihin natin na, sige, basta ma-resolve mo. Ganito lang yan eh. I'll make it simpler for you because timeliness is intertwined or related siya sa decision. Kasi it's either you choose early
Diba? Nag-decision ka na maaga, napili mo yung maling bagay, or masyado kang late mag-decision, napakawalan mo na yung tamang decision. That's the essence of timeliness, mga kapatid. Next, security. So, security naman, hindi naman porket, diba, security, nakikita natin sa labas. No. Security in report writing, ang gustong patamaan natin dito is kung sino lang ba ang pwedeng umaccess sa mga reports na to. Kaninong mata lang ba siya po pwede? Okay? So, kina-classified ba natin, di ba? Classification ng mga reports natin, mga documents. Tapos, nililimit natin kung sino police personnel na ang granted na pwedeng tumingin dito, mag-clear. Diba? So on and so forth, if it is top secret, secret, yan. That's security. And lastly, the last criteria here is impartiality. Impartiality kasi is this. Gawin natin in Tagalog. Your report is impartial kapag wala siyang kinalimutan, wala siyang sinadya na hindi ilagay in favor of others, or wala siyang idinagdag para itago yung pangyayari or crime na na-commit. Kailangan mo lang maging balance dito. Your report should have impartiality. Okay? So, let's savor muna yung criteria and report writing. As this is one of the biggest chunk. So, I'll cut again the video here, and I hope you have a good day today.